ganyan siya pag ano, pag napagod. Hindi siya relax. Yun naman, ang tigas ng kamay niya. Paano siya nakikipag-communicate sa iyo? Iyak siya. Mm-mm. Si mama ito. Si mama ito. Pag ano, ganyan, nagpapakarga siya. Dito mo, tumahimik. Dating masiglang bata si Yuri Fuensadilla, 7 taong gulang. Pero noong nakaraang taon, isang kakaibang karamdaman ang nagpabago sa kanyang buhay. Opo. Ngayong umaga, kakagaling lang ni Hanika at Yuri sa kanilang regular na check-up. Buhat ng magkasakit si Yuri, mas mabilis na siyang makaramdam ng pagod. Sa sandali nilang pagbiyahe, hiningal agad si Yuri at kailangan siyang inebulizer para guminhawa ang kanyang paghinga. 3 taon mula nang bumagsak ang katawan ni Yuri, bulag at wala na rin kakayahang makapagsalita ang bata. Hindi na rin niya kayang kumilos mag-isa. Pinapakain siya sa pamamagitan ng tubong pinasok sa kanyang ilong at diretso na sa loob ng kanyang tiyan. Bigla na lang siyang nagising ng madaling araw. Tapos nag-seizure siya. Pero normal siyang bata eh. Bumasok sa school, naglalaro, ganun. Sinugod namin ng PCMC ng November 2012. So yun ang pinaka-start. Tapos di pagkalabas niya, wala namang binigay na gamot. Tapos naulit yung seizure niya after 1 month. Nagtataglay si Yuri ng karamdaman na kung tawagin ay Adrenoleukodystrophy o ALD. Ang ALD ay isang rare disease o di pangkaraniwang karamdaman kung saan napipigil ang nervous system ng isang tao para makatanggap ng signal mula sa iba't ibang parte ng katawan. Pangunahing epekto nito ang pagkabulag, hirap sa pagkilos at pagsalita, pagkabingi at mabagal na mental at physical development. Mga paghihirap na dinaranas ngayon ni Yuri. Most of them nga, later on, di na makakalakad, mawawala na rin yung abilidad na yun. So most of them, bedridden lang. So very prone sila minsan sa mga pneumonia, etc. So usually, early teens ang nakikita namin na lifespan ng childhood cerebral form ng ALD. Isa sa bawat 17,000 tao ang may posibilidad na magkaroon ng adrenoleukodystrophy o ALD. Dahil itinuturing itong rare disease, wala pang gamot na maaaring makapagpagaling sa mga nagtataglay ng ganitong karamdaman. 5 taong gulang si Yuri nang unang mapansin ng kanyang mga magulang ang pagbabago sa kanyang pagkilos. At mula noong maospital siya, hindi na muling umayos pa ang kondisyon ng bata. Masakit kasi yung nakikita mo siyang gusto niyang maglaro. Tsaka pag nairinig mo siyang gumagano siya, parang gusto niya magsalita. And then pag nakita siya ng mga normal na friends niya, masakit yung nakikita na ibang tao na ganito na siya ngayon, eh dati hindi naman. Tapos biglaan, tsaka wala talaga kaming idea. Wala. Excuse mo na yan. Ate dyan ka lang sa mag-alala. Epilepsy ang unang diagnosis sa sakit ni Yuri. 1 taon pa bago natuklasan ang tunay na sakit ng bata. Ito ay sa tulong ng isang organisasyon mula sa ibang bansa. Yung doktor na roving doctor sa PCMC, pinabasa niya ako ng articles. Hindi nag-research kami sa internet. Tapos pinahanap niya ako ng sponsors na pwedeng mag-shoulder nung test. And then hinanap ko yung ALD Life. Tapos yun, na-sponsor na siya. Nag-positive. Tapos nung nag-positive siya, pinatest ako ng ALD Life at saka yung brother niya. Nag-negative naman yung kuya niya, tapos ako yung carrier. Isa lamang si Yuri sa 7 kaso ng ALD sa bansa na naitala ng Philippine Society of Orphan Disorders o PSOD. Pero maaaring may ibang gaya ni Yuri na hindi pa naire-report sa kanila. Ang malungkot, habang tumatanda ang may ganitong karamdaman, mas lumulubha ang kanilang kalagayan.